Tandang-tanda ko pa ang ilang kahapong nakalipas. Eksaktong araw na to, pati oras, ay hinding-hindi ko makalimutan. Yun yung panahon na hindi ko alam na minumulto na pala ako ng isang sakit na nadarama ko. Yung sakit na ngayon ko lang naranasan ito. How could I ever forget? November 1. Araw ng kaluluwa. Araw ng yumaong mga mahal natin sa buhay. At kasama ka na rin doon. Bakit yumaong? Kasi iniwan ko na yung kahapong nakalipas na. Nakasama ka, nakapiling ka. Lahat ng good and bad memories ay iniwan ko na rin. Kaya para sa akin, wala ka na sa aking puso't isipan. Ito yung unang pinadarama sa akin na sakit palang mag-ghosting. Yung parang kahapon, napakasaya, kausap mo pa siya. Lahat ay parang hindi na matatapos na kasiyahan. Pero mali ako. Yung pala yung sayang hindi nakaka-proud. Yung pala yung sayang parang lagi ka may takot. Kasi baka bukas may mawawala. Sa totoo lang, ang hirap ng ganong nararamdaman. Yung wala kang kasiguraduhan sa kasiyahang hawak mo. Na parang pakiramdam mo ay laging maglalaho kinabukasan ng hindi mo nalalaman. Ganon yung ghosting. Yung kahapon ay okay na okay kayo. Kinabukasan, iniwan ka na lang ng wala. Parang mas grabe pa sa bula. Iniwan ka sa ere. Kahit na alam naman niya na galing ka sa sakit na sobra noon bago mo pa siya nakilala. Yun yung sinasabi nilang ang November 1 din is araw ng nagpaparamdam sa iyong isang multo. Multong ayaw mo nang bumalik sa buhay mo. Kakaiba, di ba? Dahil usually, ang mga nawawalang mahal natin sa buhay, pag minulto tayo ay okay lang. Hinihiling pa natin sa Diyos na bumalik sila. Kahit... Pero ikaw yung multong, para sa akin ay wag na. Pakiusap, huwag ka nang bumalik. Lagi kong dinadasal sa Diyos na sana kahit anong mangyari, kahit bukas, makalawa sa isang buwan, taong higit na makakalipas, sana ay wag ka na magparamdam. Kasi para sa akin ay tapos na. Kung aral lang ang binigay sa'yo ng buhay para sa akin, ay okay lang. Marami akong napag-aralan. Marami akong natutunan nung minahal kita. Sa akin, okay lang yun. Kung lahat ng mga memories ay learn lesson, tanggap ko yun. Pero para sa akin, pasensya na ha. Kasi pag ako nagmahal, naubos, napagod, ako yung kusang umaalis ng walang balikan.
Kahit na ilang taon pa tayong magkasama, magkabiling, pag nawala ang helmet sa aking ulo, nawasak ito. Ni isang segundo ng magandang memories with you ay nakakalimutan ko agad. Yung totoo, kung hindi ka na magpaparamdam, okay lang sa akin. Mas panatag ako doon kasi ayoko nang pumasok ka pa sa buhay ko ulit. Dahil ako na naman ang sisisihin ng lahat ng sarili ko, ng utak at puso ko. Pero I'm proud to say na wala na akong pagmamahal sa'yo. Pwede kong isipin na ito'y isang pagkakamali lamang. Siguro dahil hindi na ako bulag. Malinaw pa sa malinaw ang aking mata ngayon mula nung iniwang kita. At totoo yung sinabi ko na kapag ako sumuko, kahit isang segundo ng good memory ay wala. Naglaho na. Ang naaalala ko na lang is yung pait at sakit na naramdaman ko mula sa'yo. So totoo lang, pag tinatanong ako ng mga kaibigan ko, kung ibabalik pa kita kahit as friends, sabi ko ayoko na. Kahit hi, galing sa'yo. Kamusta na? Anong gawa mo? Mga ganong mensahe na ating natatanggap mula sa ibang tao. Pag galing sa'yo, wag na lang. Kaya, pasensya na ha. Kahit gano'n pa kalalim ang ating pinagsamahan, sa akin ay baliwala na ang lahat ng ito. Sana noon ko pa nasabi. Noon ko pa naisip lahat to. Kung kailan nawasak ako, saka pa ako sumuko. Saka pa ako nagsisi. Pero ganun talaga ang pag-ibig. Sa una ay bulag tayo. Pero okay lang, kasi kusa naman tayo magigising kahit ilang taon pa ang mangyari sa samahan. Doon na tayo nakafocus sa kinabukasan. Kung meron na akong pwedeng sabihin na thank you kasi nakaalis ako mula sa iyo. Mas minahal ko pa sarili ko, mas pinahalagaan ko pa sarili ko, at mas marami ako na-discover sa sarili ko mula na nawala ka. Maraming salamat din kasi hindi ka na nag-effort na habulin pa ako. Dahil yun naman ang gusto ko eh. Yung ako na yung sumuko, ako na yung lalayo. Ako na magkasarado ng pintuan, ng kusa para hindi ka na makapasok sa aking mundo. Sa mundo na winasak mo. Noon ko pa sinabi ito. Kahit hindi pa malalim ang samahan natin. Kasi bago pa kita pinapasok, alam ko na kung anong magiging kahinatnan nitong lahat. Pero sa tigas ng ulo ko, hindi ko pinakinggan ang aking utak. Hinila pa rin kita papunta sa akin. Pero okay lang yun. Magsisiman ako. Kahit sa huli, ang importante ay masaya ako ngayon. Pasensya ka na, for sure. Baka sobrang nagagalit ka sa mga sinasabi ko. Pero ito yung way para ma-express ko kung ano yung nasa loob ko. Dahil para sa akin, wala na akong pakialam. Ayoko nang magdiktahang tao sa akin. Kundi, sarili ko naman papakinggan ko. Ito na at ang pinakamahaba kong spoken.
Kasi makakatulong to sa sarili ko eh. Kaya, ang payo ko sa mga tao nagmamahal ng grabe katulad ko, una sa lahat, wala akong karapatan para husgahan ang katulad nyo kasi nagmahal lang naman kayo ng lubos. Dahil yun yung way na ipinakita nyo sa tao kung gano'n nyo siya kamahal. Pero what I learned is huwag natin ibigay ng sobra. Kasi kala natin, pag binigay natin ng sobra, ang feelings, ang effort, ang oras para sa isang taong mahal natin, pag pinapakita natin ito ng sobra, di nyo ba alam? Ang kabaligtaran nito ay binabaliwala nila tayo. Kaya magtira kayo lagi sa sarili nyo. Mas mahalin nyo pang sarili nyo kaysa sa minamahal nyo. Para at the same time, mawala man ito, hindi ka mauubos. May matitira pa rin sa'yo ng buong buo at ikaw yon. Yung pagmamahal mo sa sarili mo, huwag mo ibigay lahat. Gumastos ka pa rin para sa sarili mo, hindi para sa isang tao lamang. At kung sakaling may nararamdaman kang kakaiba at lagi kang may duda at takot pagkasama siya, yun na yung way ng Diyos para sabihin hindi siya ang tamang tao para sa'yo at umatras ka na. Hindi man sa ibang tao dapat tayo nakikinig kung anong dapat gawin natin sa ating buhay at puso pagdating sa ating pagmamahal. Pero, tingnan mo na rin ang paligid mo. Pag puro mali na ang naririnig mo mula sa ibang tao, sa pamilya mo, sa kaibigan mo na tapat sa'yo, baka may mali sa taong minamahal mo. Kaya buksan mo din ang mata mo at utak sa paligid. At kapag alam mong marami ng red flags, araw-araw ko nang binibigyan ng sign ng universe, yun na rin yung sign para iwasan at lumayo ka sa kanya at iwanan ang taong yan ang hindi makakabuti para sa buhay mo. Learn to love yourself even more and always open your mind and heart. Kasi baka may mga sign na hindi nakakapasok dahil bulag na bulag ka na nagmamahal ka sa hindi tama. At itong natitirang minuto ay para sa mga taong nag-ghost at nang-ghost. Una sa mga nang-ghost. Ang mensahe ko para sa inyo, pwede ba tigil-tigilan nyo na yan? Huwag nyong gagamitin yung pull and push method at yung ghosting na bigla kang maglalaho na habang kausap mo yung tao, attach na sa inyo, bigla kang lalayo. Pwede ba kung mag-ghost kayo? Siguraduhin nyo magpaalam naman kayo ng kahit konti na hoy, mawawala lang ako ng 3 araw kasi gusto ko magpahinga. Or, busy ako. Ganun. Tapos, pag 3 araw, bumalik ka, tuparin mo yung oras na babalik ka. Hindi mo hahayain na magduda sa isip, sa takot yung taong naghihintay sa'yo na nagmamahal pala ng totoo. Ang sakit kaya mag-ghost? Lalo't kung alam mong wala ka namang ginagawang masama sa isang tao, sobrang sakit niyan. Nakakawala yun ng self-worth at self-love and value sa sarili natin. Parang iniisip natin na tuwing nagpo-pull and push and ghosting ang isang tao, parang kapangat-pangat ba ako? Hindi ba ako tao para mahalin ng tama? Doon na
nagkakaroon ng anxiety, depression ng isang tao. Kaya please, huwag niyo nang gawin yan. Masakit yan. Hindi siya nakaka-addict. Nakakapraning siya. Kasi wala naman kayong magagawa kung nagmahal lang kami sa inyo. Wala ka rin magagawa kung na-attach kami ang aming emosyon. Kaya please, kung mag-ghost kayo, wag na rin kayong babalik, ha? Dahil ginugulo nyo lang ang buhay ng isang taong nagmamahal sa inyo ng totoo. At sa mga naiwan nang hindi alam ang dahilan, I feel you guys. Dahil dun ako sa tama, hindi dahil naranasan ko to. I feel you. Kasi dapat hindi kayo nagduduro. Dapat hindi kayo nagduro sa... Hindi kayo naiyak, hindi kayo nasasaktan. Alam ko how it feels to be ghosted by someone na very importante sa buhay niyo. Una, kung hindi na nagpaparamdam sa yung isang tao, huwag ka rin magparamdam. Pangalawa, you'd have to try to move on by doing the things that you love. Yung passion mo, trabaho mo, hobbies mo. And third, love yourself even more. Gawin mong maging maganda araw-araw at gawin mong pahalagahan ng iyong buhay at sarili. Huwag kang magpapatalo sa puso at isip mo dahil sa nang-ghost sa'yo. And the last but not the least, huwag kang matakot na lumapit sa Diyos every time na nasasaktan ka. Kausapin mo siya. At kung lagi niyang ginagawa yan sa'yo, yung pull and push and ghosting, mas mabuting umatras ka na lang dahil hindi yan ang tama para sa'yo. Masakit yan. Sinasabi ko. Dahil totoo ito. At kung sakaling nagparamdam sa'yo ang taong minulto ka at dinalaw ka, mag-isip-isip ka na. E sana noong ka pa naka-move on kaysa pabalikin mo palagi. Tuwing nawawala at naglalaho yan, babalik. Walang mangyayari sa'yo, kundi babaksak ka rin. Kaya learn to love yourself and pray a lot. Kaya mo yan. Kung kinaya ko, kaya mo din. Nakakapu